ang karanasan ko po tungkol sa pagtatanim ng palay ay nung panahon na wala akong alam tungkol sa salita ng Diyos. Gusto ko pong maranasan uli. Gusto ko lang po. Na-miss ko po talaga ito, mga ka-PNM. So, hindi natin. Ganito lang yan nun eh. Tatandaan ko pa yan. Pag sa Palawan kasi naranasan ko rin ito. Palakpak ka na no, James. Tama. Watch me and learn. May pagkakataon naman na yung inaani, matigas yung lupa. Pagka matigas ang lupa, madali. Hindi mahirap maglipat-lipat. Eh, basa eh. Di ba minsan, tuyo. Kaya pagka tuyo, ang bilis na nga. Paha. Yung technique po mga kapatid ay hindi yung ganin mo muna siya baganyan, kabigin muna siya nito pag ganyan mo yan, di ba? Kasi hindi po pwedeng hawakan mo muna bago ganyan, kalawitin muna nito baganyan. So kina nyo, pag kinalawit mo, mag-iipo na siya. Di ba? Ganyan yung mabilisan. Oh, ganyan. Pag hindi mo alam, ang gagawin mo, hawakan mo muna. May tendency, pag inuna mo kamay mo, may tendency na yung kamay mo mahiwa. At hindi mahawakan lahat. Kailangan mauna ito bago kamay. Kaya yan ang nagiging problema kung bakit may nahihiwang kamay. Pag inuna mo ang kamay, sabay hiwa, paano kung dito tumawa? Iuna mo ito bago hawak. Wala nang tatawaan. Di ba? So, ganoon yun. O, oh, tinan mo. O. Oh. Inuna mo ito. So, hindi siya tatama sa kamay. Kasi nauna ang garap. So, yan po yung technique dyan, mga ka-PNM.